Pakikilala nyo na lang. Ang masasabi ko lang sa kanya, lahat ng lumalabas sa bunganga mo, Ale, walang substance. Huwag mo akong i-ignite, hindi kila kilala. At wala akong panahong kilalanin ka. Pero kung sino ka man, wala. Yung bunganga mo, walang substance. Masyadong bastos at balahura. Mag-aral ka siguro ng konti. Sana matuto ka ng tinatawag na etiquette decorum. Ha? Alam mo ba, Ale, kung ano yung etiquette decorum? Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral manners, value, and good taste. Wala ka lahat nun. Basura yung bunganga mo. Bahala na taong bayan sa'yo. Kung sino man siguro nakakakilala rito, bahala na kayo sa kanila. Pero wala akong panahong kilalanin yan. Walang substance na nilalaman ng bunganga ng babaeng yan. Meron lamang po akong gustong linawin at mamaya ako na ho papasalamatan tong si Verdillo. Ito si Oliver Verdillo, ha? Saglit lang. May nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagngangangak-ngak. Sa isang unggoy lang na ganyan, ikaw yung dudurog sa pagkatao ko, ha? Wala ka palang bayag eh. Sa bayag nga lang, wala ka na eh. Eh sa totoong bayag pa kaya, wala kang may papakita. Ikaw ang supot. Hindi mo nga lang, wala ngang binatbat sa asawa ko. Pag magsalita ka, akala mo hindi ikaw ang supot? Akala mo hindi ikaw yung bakla? Mas matalas ang dila ko sa'yo. Akong bratatat ng bayan. Ano ikaw? Yabang ng bayan lang, wala namang maipagyabag. Ha? Magpakita ka ng sarili mo talagang pera, hindi yung pera ng ibang tao. Magpakita ka talaga kung ano yung yaman talaga ng totoo, hindi yung nanggagaling sa kung sino-sinong back-upper mo. Suntukan ang gusto mo? Sige, ganun ka magpayabang ngayon. Ngayon ka magpayabang ka. Ngayon mo ipakita. Ihirap ko mismo ang Papa Troy. Akala mo kung sino ka? Akala mo kaya mo nang durugin ang pagkatao ng mga maliliit maralita? Padala ka nga, hindi pa nga 25 eh, 25 ni-request sa'yo, pero nagpadala ka ng 20 ka, once you're trust, sinasabi mo, toneladang kagaguhan mo, kasi nungalingan mo? Oh, mga vlogger, total, libre naman ito. Ito, ang isa pack nyo ngayon. Hinahamon ko siya, ha? Hinahamon ko siya. Sabihin lang niya kung saan, kailan, palang kailangan mo, suntukan eh. Sige nga, pakita mo ngayon kung gaano ka katapang taunggoy ka. Magpakita ka ng ebidensya mo na ako talaga na supalpalan mo. Para at least masabi mo na ikaw panalo. Pero hanggat wala kang naibibigay na ebidensya na naibigay mo na yung 100 kabans na yun. At tonetonelada na yung bigasin. Ginagawa mong ako ang ulol. Ginagawa mong ako yung patay gutom. Sino ngayon ang mas patay gutom? Itsura mo lang. Kahit bihisang ka ngayon ng kahit ano, mukhang unggoy ka pa rin. May nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagngangangak-ngak. Actually po, nung araw na nag-message sa akin si Mystica at nagre-request ng 100 kaban, ang nangyari po ay naubos po ang bigas dito. Pero kinabukasan po lahat ng natirang bigas, almost isang tonelada. Isang tonelada po mahigit. Ay ibinigay uwagad natin sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, doon daw sa nasunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu. Ayan po yung pangalan. Captain Michelle Ann Yu. So, Mystica, bago mo sana ako tirahin, tingnan mo muna yung effort ko. Kasi unang-una, hindi ko obligasyon yan. Pero dahil nag-request ka sa akin, at dahil gusto kong tugunan, antimano, kinabukasan lahat ng naiwang bigas dito. Ulitin ko, Mystica, isang tonelada. Ha? One tons of rice. Pinatawag ko agad si Barangay Captain Michelle Anyu para pick upin dito. Yun yung kahuli-hulihang bigas bago abutan ng lockdown. So ang gawin mo, Mystica, nag-verify ka munang mabuti. Tanungin mo yung Barangay Kapitan. Dahil ang sabi mo, Barangay Kapitan ng Santo Domingo sa Quezon City. So yun, ang Barangay Kapitan si Michelle Ann Yu. Paano ko makikilala? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung nakakuha ba talaga ng isang tonelada. Okay? Alam nyo, ako napapagod minsan. Alam nyo kung bakit? Una, higit sa lahat, hindi ko ho ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin ng isang pusong mapagmahal sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa.
nakuha niyo po. Huwag niyo na akong batikusin eh. Inuubos ko na nga ho lahat ng kung ano meron ako, maipamigay lang sa taong bayan. Tignan niyo, madaling araw na naman, linggo na ng pagkabuhay. Ako'y patuloy pa rin gumagawa. Eh, huwag na ho kayong bumatikos, huwag na ho kayong dumakdak. Kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa, di ba? Gumawa kayo bago kayo kumuda. Eh, kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Eh, di kung gusto nyo, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunganga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, eh di magsuntukan na lang tayo, di ba? Nakakapagod kayo eh. Di ho ba? Imbis na kuda ka ng kuda, kung ano meron ka, itulong mo. Kailangan tayo ng lipunan, kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapikon na ho eh. Pagod na ho yung nararamdaman ko eh. Pero ang tanging natitira na lang ho lakas sa akin, yung makita kong maihangon yung ating mga kababayan sa kahirapan eh. Ha? Masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga taong bayan. Makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan na krisis. Di ho ba? Well, anyway, gusto ko sanang pasalamatan si Oliver Verdillo. Alam nyo, napakagaling nitong lalaking to. Namigay ho ng manok, bigas, may kasama pa hong pera doon sa kanya second batch. 10 manok, 5 kilong bigas, groceries, at may 100 pesos pa na pambili ng Ricardo. Mabuhay ka, Mr. Verdillo. But gusto ko sanang iparating sa iyo yung aking condolence sa pagkamatay ng iyong ina. However, sir, ang pangalan mo ay nakaukit na sa kasaysayan sa puso ng bawat mamamayan ng San Manuel. Napakapalad po ng San Manuel at mayroong mga taong katulad nyo na tumanggap sa challenge ko. Huwag po kayong mag-alala. Yang inumpisahan nyo, tatapusin ko po yan. Tatapusin natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Panoorin nyo yung video ni...